Kumusta po kayo, mga ginigiliw kong taga-subaybay? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay angad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanggal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Narito na po ang ikalimang yugto ng ating kwento tungkol kay Bernabe, ang anak ng tikbalang. Matapos nilang mapatay ang manananggal, ay magkakasama ng umuwi sila Bernabe at ang kanyang mag-ina, na masaya namang nasa bulsa ni Bernamir, ang kanyang kaibigang duwende. Habang nasa daan, ay nagpasalamat si Bernamir dito dahil kung hindi siya nito napigilan, ay malamang na napahamak na siya sa kamay ng manananggal. Nang masapit nila ang kanilang bahay, ay laking pasasalamat naman ng dalawang matanda nang makita nilang muli ang kanilang apo. Nagpahinga lang silang sandali at pagkatapos ay kumain na sila ng hapunan na napasarap ang kanilang pagkain pagkat gutom na gutom sila. At dahil sa gabi na, ay doon na natulog sila Mang Armin at Aling Hesusa. Kinabukasan, matapos makapag-agahan, ay nagpasya na ang dalawang matanda na umuwi. Sinabi ni Bernabe na sa ilang mga araw ay sila naman ang mamamasyal sa kanila. Matapos makapagpaalam ni Mang Armin, ay nagpunta naman sa bukid sila Bernabe upang linisin ang lupang kanilang pagtatamnan. Paminsan-minsan ay sumasagi pa rin sa isip ni Bernabe ang lugar na kanyang kinalakhan, na may pagkakataon pang parang gusto niya na doon na manirahan kasama ng kanyang mag-ina. Kaya nga lamang ay may kung anong pumipigil sa kanya. Ginugol ni Bernabe ang buong araw na iyon sa bukid. Katuwang niya ang kanyang asawang si Mir. Si Bernamir naman ay masayang nakipaglaro sa kaibigan nito sa ginawang payag ng kanyang ama. Nang mga sumunod na araw ay naging payapa at normal ang naging takbo ng kanilang pamumuhay. Minsan ay naisipan ni Bernabe na mamasyal sa kanyang mga biyanan kasama ang kanyang mag-ina. Kaya maaga pa ay gumanyak na sila. Sa daan ay masayang nangunguha ng bayaba si Bernamir, maging ang mga bulaklak na nakabibighani sa kanyang paningin dahil sa magaganda nitong kulay ay kanya iyong pinipitas. Nang bigla na lamang itong napasigaw, kaya agad nilang pinuntahan ito at nakita nila ang isang engkanto na nababalot ng mga ugat ang buong katawan nito na mayroong isang mata. Agad niyakap ni Bernabe ang anak na nooy tinakpan ng kanyang mga kamay ang mata dahil sa pagkagulat sa nakita. Sinabi ni Bernabe sa engkanto na makikiraan lamang sila at pagpaumanhinan na ang kanyang anak pagkat natuwa lamang ito sa ganda ng mga bulaklak. Agad namang nakita ng engkanto na nagliwanag ang itim na panyo ni Bernabe at naaninag nito ang gininto ang buhok na naroon. Sinabi ng engkanto sa kanya na nakikilala nito ang may-ari ng gininto ang buhok na iyon. At walang anumang hudyat ay bigla siyang hinampas ng isa sa mga malalaking ugat nito. At dahil sa matatamaan si Bernamir kung kanya iyong iiwasan, ay kanya na lamang pinatigas at pinalakas ang katawan at tinanggap ang paghampas na iyon upang protektahan ang kanyang anak.
Mabilis niyang sinabihan si Bernamir na tumakbo sa kanyang ina. Sinabi ni Bernabe sa engkanto na wala siyang natatandaan na atraso dito. Sumagot naman ang engkanto at sinabing pinatay niya ang kaibigan nitong tikbalang. Kaya magbabayad siya ng mahal sa kanyang ginawa. At bigla ngang pumulupot ang mga ugat sa kanyang mga kamay at paa. At iniangat siya nito. Kaya napasigaw si Mir at sinabing mali ito sa kanyang akala. Sinabi ni Mir na hindi si Bernabe ang manggagamot na pumatay sa kanyang kaibigan tikbalang. Sa halip, ito ay ang anak ng kanyang kaibigan. Na nang marinig iyon ng engkanto, ay tila na bigla ito at agad na binitawan si Bernabe. Dahilan para mamilipit ito sa sakit nang bumagsak sa lupa. At pipilay-pilay itong pumunta sa kanyang mag-ina matapos tumayo. Panay naman ang paghingi ng paumanhin ng engkanto. Dahil sa naging padalos-dalos ito na nagpadala kaagad sa bugso ng kanyang damdamin. Napahalakhak naman ang duwende nang makita ang itsura ni Bernabe na akala mo ay matanda na hawak-hawak ang kanyang bewang, bunga ng pagkakabagsak. Dahil doon ay nagpa siya si Mir na maupo na muna sila doon sa ilalim ng lilim ng puno upang makapagpahinga na munang sandali hanggang sa mabawasan ang pananakit ng balakang ni Bernabe. Na maging si Mir ay nangingiti sa kanyang asawa na sa tuwing mapapasulyap siya dito ay naniningkit naman ang mata ni Bernabe sa kanya. Sabay kapwa sila matatawa. Nag-alok naman ang engkanto ng kung ano ang pwede niyang gawin upang makabawi sa kanyang nagawa. Magkasabay naman na napasagot ang mag-asawa at sinabing wala. Naikinagulat iyon ng engkanto. Pagkat base sa kanyang karanasan, ang mga tao ay likas na mapagsamantala. Pero heto ang mag-asawa at walang hinihiling nakapalit sa perwisyong dinulot niya. Ngunit sa huli ay naisip niyang marahil ay dahil sa may lahing engkanto ang mga ito. Biglang nagsalita si Mir at sinabi niya sa engkanto na di naman lahat ng tao ay mapagsamantala at likas na masama. Nabahagyang nagulat ang engkanto pagkat nabasa pala nito ang kanyang iniisip. Nakita nilang pumitas ang engkanto ng isang bulaklak mula sa kanyang mga sanga at dahan-dahang iniabot iyon sa kanilang anak na si Bernamir. Na napatingin pa muna ito sa kanyang mga magulang at sa engkanto. Sinabi naman ng engkanto na kanyang kunin iyon bilang munting handog niya sa kanya. Na tulad ng gininto ang buhok ng kanyang ama ay nagliliwanag din iyon. Na nang kanya iyong hawakan ay tila naging bato iyon sa tigas at naglaho na ang liwanag nito. Ipinaliwanag ng engkanto ang kahalagahan noon sa kanila. Matapos iyon at nang humupa na ang sakit na nararamdaman ni Bernabe ay nagpa siya na silang magpatuloy sa paglakad. Kaya nagpaalam na sila sa bago nilang kaibigan. Sa daan ay nasabi ni Bernamir sa kanyang mga magulang na napakahiwaga pa lang talaga ng mundo, na marami pala talagang nilalang ang naninirahan dito at hindi lamang mga tao at hayop na karaniwang nakikita sa paligid. Tama ka anak at marami ka pang madidiskubre, sabi ng kanyang inang si Mir. Nang sapitin nila ang bahay ng mga magulang ni Mir ay saktong magtatanghalian na. Kaya naghain na si Aling Jesusa at Mir. Hindi naman maitago at lubos ang kasiyahan ng lolo at lola ni Bernamir nang makita siya ng mga ito. Matapos makapananghalian ay masayang ikinuwento ni Bernamir kanila mang Armin at Aling Jesusa ang nangyari sa daan, na ang naging tampulan naman ng katatawanan ay ang kanyang ama. Kaya nasambit ni Bernabe na bumabawi ka ha,
nang ipakita ni Bernabe sa kanyang lolo at lola ang ipinagkaloob sa kanya ng engkanto, ay napabulalas ang mga ito ng mapalad ka apo. Pagkat bihira pala ang nagtataglay ng ganong anting, na marami na di umano ang naghangad nito ngunit nabigo. Pumasok ang kanyang lola sa kanilang silid at kumuha ng itim na tela. Tinahian siya ng kanyang lola ng paglalagyan ng kanyang anting. Sinabi ng mga ito na kanyang pakaingatan ang bagay na iyon. Lumabas naman si Mang Armin at kanyang sinenyasan si Bernabe na sumunod. Nang nasa labas na sila ng bahay, ay kanyang ipinaliwanag dito na habang tumatagal ay lalong lumalakas ang mga busaw, na ilang insidente na di umano ang mga pag-atake na ginawa ng mga ito, na ang pinakahuli ay ang buntis na malayo niyang kamag-anak ang sapilitang kinuha ng mga ito, na pinilit pa nilang hanapin ito matapos nilang malaman ang ukol dito, ngunit di nila natagpuan. Pinuntahan pa nila di umano ang pinagkukutaan ng mga busaw, na kanya pang tinanong si Bernabe tungkol doon kung kanya pang natatandaan nang minsang magkita sila doon sa lugar na pinamumugaran ng mga ito. Sinabi naman ni Bernabe na kanyang natatandaan iyon. Pagpapatuloy pa ni Mang Armin ay wala na rin ang mga ito doon. Kaya naisip nila kapwa na mas mahihirapan silang supilin ang mga ito, na ang tangi nilang magagawa ay ang palaging maghanda sa mga gagawing pag-atake ng mga ito, na kung kailan ay hindi nila alam. Na mga bandang hapon na ay nagpasya na sila Bernabe na umuwi. Sinabihan sila ni Aling Jesusa na doon na matulog, ngunit sinabi ni Mir na marami pang naghihintay na mga gawain kay Bernabe sa kanilang bukid. Kaya matapos makapagpaalam ay lumakad na sila. Habang naglalakad ay nagsabi ang kaibigang duwende ni Bernabe sa kanya na may masama itong kutob, na agad naman itong sinabi ni Bernabe sa kanyang ina. Kaya kinausap nito ang duwende at inusisa kung ano ang masamang nararamdaman nito. Di naman masabi ng duwende ng tuwiran kung ano iyong pinangangambahan niya. Ayon dito ay ngayon lamang siya nakaramdam ng gayon, na mga oras na iyon ay papadilim na. Sinabi ni Mir sa asawa na bumalik na lamang kaya sila sa bahay ng kanyang mga magulang, na tumango naman ang duwende na kanyang pinapahiwatig na iyon ang mas mainam nilang gawin. Di naman tumutol si Bernabe, kaya tinahak na nila ang daan pabalik sa bahay ng kanyang mga biyanan. Lalo na nang sabihin na rin ni Mir na nakakaramdam na rin ito nang hindi maganda. Sinindihan na nila ang kanilang mga dalang ilawan pagkat may kadiliman na ang daan. Nang nasa taguddod na sila, ay laking gulat nila nang makita ang bahay nila Mang Armin at Aling Jesusa na naglalagablab sa apoy. At dito po pansamantala nagtatapos ang kwentong itinampok po natin sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang karugtong ng kwento po nating ito dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Pababalaghan. At bago po tayo tuluyan magtapos, ay nais ko pong samantalain ang pagkakataon upang pasalamatan po ang mga kababayan nating OFW, gayon din ang mga Marino sa buong mundo. Nais ko rin pasalamatan ang ating mga silent listeners at ang lahat po na patuloy na sumusubaybay at walang sawang tumatangkilik sa atin pong mga kwento. Mabuhay po kayong lahat. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.